Hello guys, ngayong video Q&A muna tayo. Marami na akong nalalagpasan ng mga tanong nyo at ngayon sasagutin na natin. Medyo busy lang ako sa pagpapakain ng inakay at sa trabaho ko dito sa bahay kasi work from home ako. Tapos, tutukan nyo lang itong video hanggang dulo para dagdag kaalaman. Simulan na natin to. Tara na, let's go! Okay, unang tanong na agad tayo. Yung successor pellets ba, araw-araw ba pagbibigay? Mas okay kung araw-araw para mas mataas ang chance na mag-mate sila. At mataas din ang chance para mag-fertile yung mga itlog. Dahil ang successor pellets ay fertility booster. So, kung wala kayong successor pellets dyan sa inyo, bumili na kayo sa mga poultry shop. Mura lang yun, 45 pesos lang yun. Tapos, mas maganda kung tuwing umaga lang to, isang beses kada araw, para mataas ang chance na mag-mate sila, para makapagparami, tapos maganda yung buhay ng itlog. Okay? Then, number 2, bakit yung akin walang laman lahat ng itlog? Maraming dahilan kung bakit. Una, bata pa sila, 7 months below. Hindi sila marunong maglimlim dahil masyado pa silang bata. Pangalawa, parehas silang hen. Kung parehas silang hen, tapos maraming itlog, kahit isang itlog walang magbuhay dyan. Dahil walang sperm cell ng cock. Yung mga itlog na nilabas ni hen. So, kailangan sure kayo sa gender nila. Bago nyo isipin kung bakit walang mga similya yung itlog. Then yung pangatlo, may problema isa sa mga breeder mo. Kailangan mo na silang paghiwalayin. Kailangan nilang magpahinga sa breeding nila. So ibukod mo na sila. Ilagay mo sila sa flight cage na may ibang kasamang ibon para pumares sa iba at para mahinto sa pagbe-breed yung breeder mo. Kasi may problema diyan sa breeder mo, isa sa kanila may problema, kaya kailangan nila magpahinga at pumares sa iba. Pang-apat, kulang sa fertility vitamins at calcium. So, para tumaas ang tsansa ng pagfe-fertile ng itlog, magbigay ka lang ng fertility booster tulad nga nung successor pellet o kaya yung mga vitamins na may vitamin E na nakalagay at syempre kailangan ang calcium dahil ang calcium ayan yung nagpapatibay ng eggshell. So kahit may vitamin E ka dyan na maganda tapos wala naman siyang calcium, medyo mahirap pa rin mabuhay yung mga itlog kasi malambot yung mga eggshell. So, ano ba ang pwedeng calcium? Pwede yung mga puting itlog na niluluto natin, kunin nyo lang yun, pwede nyo ibigay ng buo. Yung shell lang ha. Pwede nyo ibigay ng buo o kaya durugin nyo, tapos ihalo nyo sa kanilang mga patuka. Tapos, meron pa tayong cattle bone. Yung cattle bone, nabibili lang yan sa mga pet shop, sa mga poultry shop. So, hanap na kayo ng mga cattle bone kung wala pa kayo. Tapos, meron pang isa ay mineral block. Yung mineral block ay mas maganda kaysa sa cattle bone dahil yung ibang nagtitinda ng mga mineral block ay may mga halo na yun. May mga minerals, may mga calcium, may mga malunggay, may mga basta, may hinahalo sila para maganda yung quality ng mineral block. So, ayun ang kailangan nyo. Cattle bone, eggshell, at mineral block. So, pili lang kayo doon para ibigay nyo sa mga alaga nyo. Pangatlong tanong, kapag sinusubuan na po ni Coxihen, malapit na po ba silang mag-breed? Yung silang dalawa. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Kasi may ibang lovebirds na nagsusubuan
para maging bonded pa sila, maging strong yung kanilang pagiging bonded. At may iba ding lovebirds na nagsusubuan pero hindi para sa isa't isa. Parang sinubukan niya lang na subuan pero mga ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, hindi na sila magkapares. So, may ganong ibon. Tulad ng mga alaga ko dito, medyo naano kasi ako, na iinis kapag ganon, kaya hinahalo-halo ko na sila. Then, kailangan pa natin maghintay ng matagal sa ganyang sa ganyang sitwasyon para malaman natin kung mag-breed na ba sila o hindi pa. Mga ilang buwan pa yan siguro mga 2 hanggang 3 buwan. So ayun pa yung hintay natin para malaman mo yung totoo kung mag-breed na ba sila o hindi. Okay? So pang-apat na tanong. Ask lang between sa cup and hen, sino sa kanila ang nagpaparamdam na mag-mate sila? So, ito, parehas. Parehas sila. Pero kung sino yung mas matured, kung sino yung mas matanda, ayun yung mauuna. Mauunang magparamdam. Tapos kung sino yung ready, kung sino na yung ready makipag-mate, ayun din yung mauuna. So, nandoon lang sa 2. Kung matured na or matured tapos ready to breed na. Ganon. So, kaya wala tayong basihan kung yung ibon mo ay magpaparamdam dito. Kasi parehas silang nangliligaw. Kasi may mga babaeng lovebirds na nangliligaw at may mga lalaking lovebirds na nanliligaw. Kaya wala tayong basihan kung sino yung pinaka mauuna or manliligaw. Kaya hintayin na lang natin kung sino yung mauuna at para makapag-meet sila. Chill lang tayo, okay? Pang-5 tanong, magkano po ba ang Farblue? Sa kakilala ko sa Taytay, 500 pesos isa. Nakapost po yun sa aming Facebook page. Siguro may iba ding tao na nagbibenta ng Farblue na 500 din isa. 500 peso din isa. Hanap-hanap lang po kayo sa mga groups, sa mga lugar nyo. Gala-gala kayo. Hanap kayo ng aviary na may mga Farblue. Ayun, ganun lang. So, tropahin nyo yung mga malalapit sa inyo para maka-discount kayo sa mga susunod pa. So, ayun. Sa kakilala ko kasi sa Taytay, 500 pesos kasi sa kanya ako binibili ng mga wala pa akong kapares. Kaya, ganun. Nabibigyan ako ng discount. Pang-6 na tanong, gaano katagal mangitlog yung hen pagkatapos makipag-mate? Si Maha at ang partner niya, nag-mate sila ng June 21. Successful yung mating nila. June 24, nakita kong buntis na si Maha. So, 3 araw, nakita ko na yung na-visual ko na yung itlog sa kanyang portal. Tapos, June 28, unang itlog ni Maha. So, from June 21 to June 28, 7 days. So, ang range ng pangingitlog ng ibon ay 7 days to 10 days. Pero syempre, dapat successful yung mating nila bago tayo mag-assume na mabubuntis agad yung lovebirds natin. Kaya, kung ang lovebirds mo nakita mong nag-mate pero akala mo successful, ayun pala hindi, tapos naghintay ka ng 7 days to 10 days, hindi pa rin siya buntis, ibig sabihin nun ay hindi successful. Kailangan successful ang mating nila para 7 to 10 days na lang hihintayin mo na mabubuntis yung ibon, yung hen. Okay? So, number 7 na tayo. Ano po ang ALBS 1 and ALBS 2? Ang ALBS 1 ay itong lovebird na to, non-eyeing. Makikita nyo sa mata niya, sa mata nila, walang nakapalibot na bilog na puti. Hindi tulad nitong ALBS 2. Ang ALBS 2 ay eyeing. May nakapalibot na kulay puti sa bilog ng kanilang mga mata. Ayan, itong bilog na yan.
Tapos, ayun yung pinagkaiba nilang dalawa pagdating sa mata. Kaya, ayan ang pinakamadaling basihan na. Kaya, yung ALBS 1 ay non-iring at yung ALBS 2 ay iring. Gets? Kung gets, next question tayo. Number 8, magkano ang cage? Maraming klaseng cage para sa ibon. Meron tayong single cage at single cage AC type. So, dalawa yun. Kaya kung tinatawag na single cage lang, ayun yung nest box na nasa labas. At yung single cage AC type naman ay yung nest box ay nasa loob. Okay, gets ba? Ang presyo nun nasa 500 to 700 pesos. Ang double cage naman at double cage AC type parehas lang din ng tulad ng kanina. Yung double cage, yung nest box ay nasa labas ng cage. Tapos yung double cage AC type, nasa loob yung nest box. Yung presyo nun ay nasa 600 hanggang 800 pesos. Meron din tayong double cage na collapsible. Ayun ay umaabot ng 900 pesos pataas. Kaya wag na yung mga ganong cage, yung mga collapsible, kasi meron naman mas mura na mas maganda pa. Tapos meron din tayong cage na CPU type. Hindi ko alam kung magkano yun, pero estimate ko baka nasa 300 to 600 pesos. Kasi wala naman masyadong gumagamit ata ng CPU type. Kasi wala naman masyadong gumagamit din. May iba pero hindi siguro applicable or hindi sangayon sa iba. Number 9 na question, bakit nagpapapatong yung bago kong parakit na cup sa hen? Una, dapat sure talaga kayo sa gender nila. Kung sure naman kayo sa gender nila, isa lang ang rason niyan. Tinuturuan niya yung hen na dumipa para makapatong si cup. Ganun lang yun. Number 10 na question, bakit yung ibon ko na cup sa perch na tutulog? Ayaw papasukin nung hen, pero nagme-mate na sila. Wala pa nga lang itlog. Kapag ganyan, lagi niyong napapansin sa mga ibon nyo, okay lang yun. Dahil nature nila, yung mga ganyang signs. Hayaan lang natin sila kung ano yung itsura nila, lalo na kapag pagdating sa perch. Kasi kapag lagi natin pinapansin yan at kapag tayo ay na-paranoid, baka hindi tayo makatiis. Bigla na lang natin galawin yung nest box kung ano meron sa loob, kung may itlog ba o wala. O kaya baka kunin mo yung ibon tapos ikulong mo sa ibang cage. Ganun ang nasa isip natin na bakit ganito yung ibon. Gagawin natin yung naiisip natin, pero wag tayo maparanoid. Okay? Kailangan isihan lang natin para hindi tayo mabaliw o magparanoid kakaisip kung bakit nangyayari sa kanila yung mga ganyan. Tapos hindi sa stress ang ibon. Inaakala lang natin na stress sila kasi ayun agad yun nasa isip natin. Alisin natin yung ganong mindset kasi hindi nakakatulong yung ganon. Kailangan mahinahon lang tayo sa pag-aalaga ng lovebirds, huwag tayong mainip at syempre intindihin at aralin ang ugali ng mga alaga nating lovebirds. Kailangan nating aralin yung mga ugali nila para hindi tayo mag-overthink or ma-paranoid bakit sila ganyan. Okay? At ito na ang dulo ng ating video. Sana may natutunan po ang lahat. At kung may mga katanungan pa po kayo, i-comment nyo lang po sa aming mga videos at sasagutin natin yan. Sa mga bago pa lang sa aming channel, welcome and be part of our community by clicking the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa aming future uploads. Salamat sa mga sumusuporta, mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.